Hello mga boss, kumusta? Local story nga pala. Ang pinakakinakatakutan ni Vladimir Putin. Pag-usapan natin yan mga boss. Matapos ang halos buwan na diplomasya sa Russia at sa mga kaguluhan ng digmaan sa Ukraine, ang pangunahing tanong ng mga eksperto'y nananatili, ano ba talaga ang gusto ni Pangulong Vladimir Putin? Maging ang mga Russian diplomat na nakipagpulong sa mga opisyal ng US, NATO at European officials sa Geneva ay nagmungkahi na hindi nila alam ang punto ni Putin. Ngunit lahat sila ay may mga pari-parihong espekulasyon. Ito ay ipaubaya sa Russia ang kanilang mga kahilingan o mahaharap ang Ukraine sa mga sakuna na ngayon nga ay nangyayari. Isa sa mga kahilingan dito mga boss ay nais nilang wakasan ang pagpapalaki ng NATO sa silangan. Nais nitong ipagbawal ang mga offensive weapons malapit sa mga hangganan ng Russia. At nais rin nilang ipabawi sa NATO ang lahat ng pwersang militar at infrastruktura na ipinakalat nito sa 14 na bansang membro mula pa noong 1999. Ito ay ang mga bansang Poland, Hungary, Czech Republic na membro noong 1999. Ito ay nadagdagan ng 7 bansa mula sa Central at Eastern Europe noong 2002. Ito ay ang mga bansang Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia at Slovenia. Kabilang rin ang bansang Albania at Croatia na sumali noong 2009 at bansang Montenegro noong 2017 at North Macedonia nitong 2020. Sa taong 2022, nirecognize ng NATO ang 3 aspiranting estado na maging membro sana. Ito ay ang mga bansang Herzegovina, Georgia at ang Ukraine. Ngunit ang problema sa mga kahilingang ito mga boss ay alam ng Russia na wala silang kakayahan para pangunahan at utusan ang NATO. Kasabay nito, ang pag-atake sa Ukraine ng Russia ay hindi magandang paraan upang makamit ang kanilang demand. Bagkus, pinapalakas nito ang suporta ng publiko ng Ukraine at binibigyan ng pagkakataon na makahanay sa kanluraning mga bansa. Ito ay napatunayan na tulad nung sinalakay ng Russia ang Ukraine noong 2014 na umani ng higit pang mga materyal na suporta galing sa ibang nasyon para sa Ukraine na naglalayong madipinsahan ang bansa laban sa Russia. At ito'y nangyari nga dahil mas pinaigting ng hukbong sandatahan ng US at NATO ang lahat ng mga hangganan ng Russia para sa Ukraine. Bagamat kapansin-pansin na mas gusto ni Putin na hindi na lumawak pa ng gusto ang NATO, lumalabas sa mga espekulasyon na ang tunay na isyu at ang kinakatakutan ni Putin ay baka matulad ang Russia sa nooy Union Soviet na bumagsak noong 1991 at minsan niya itong inilarawan bilang the greatest geopolitical catastrophe of the century. Sa sakunang ito mga boss, nagkawatak-watak ang nooy makapangyarihang Union Soviet dahil dito ang Russia ay napapaligiran ng mga independenteng bansa na ang bawat isa ay naghahanap ng sarili nitong kinabukasan habang ang bansang Russia ay nanatiling pinakamakapangyarihang estado pagkatapos ng rehimeng Soviet. Dahil dito, ang bansa ay may sariling upuan sa United Nations Security Council dahil sila ang may pinakamalakas sa militar at may pinakamalaking nuclear arsenal sa mundo. Gayunpaman, ang pinakakinakatakutan ni Putin ay ang pagkakaroon nito ng kapitbahay ng mga bansang independyente. Ito ay hindi dahil magkakaroon ng banta sa seguridad ng bansa, ngunit ito ay dahil nagbibigay sila ng bantang pampolitika sa ilalim ng kanyang pamamahala. Dahil kung sakaling magtagumpay sila at mapaunlad nila ang kanilang bansa nang hindi umaasa sa Russia, maaaring ang simpatya ng mga nasyon at mamamayan ay magsasama-sama lahat sa kanluran at maiiwanan ang Russia. Ang mas masaklap pa dito mga boss ay baka mahikayat ang Russian people na mag-aalsa laban sa kanyang pamamahala. Upang maiwasan iyon, tiniyak ni Putin na ang mga independenteng bansa na ito
ay pinapatakbo ng mga makapangyarihang tao na umaasa lamang sa rasya. Ito ay tinatawag na mga oligarkiya nang sa gayon ay mapanatili ni Putin ang kanyang kontrol at maging kapangyarihan. Sa madaling salita mga boss, gustong-gusto ni Putin na tingalain ang bansang Rusya bilang isang pinakamalaki at pinakamalakas na bansa sa Europa maging sa buong mundo. Sinusuportahan ni Putin ang lahat ng mga maimbulwensyang tao sa ibang bansa dahil hangad ni Putin na palakasin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbabago ng konstitusyon. Ito ay upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan hanggang sa taong 2036. Binigyan ni Putin ng katwiran ang mga mosyon na ito. Ito ay dahil gusto niyang ipagtanggol ang Rusya laban sa taga-kanluran na sa kanyang pananaw ay ang mga dayuhan ay ang sanhi ng pagkakagulo-gulo ng mga kapitbahay nilang bansa at ang pagpapalapit ng NATO sa kanilang mga hangganan. Sana'y nagustuhan niyo ang kwentong ito mga boss. Inaanyayahan ko po kayong maghayag ng inyong mga saloobin sa comment section mga boss. Huwag po sanang kalimutang mag-like, comment at subscribe sa aking munting channel na Luca Story. Hanggang sa muli, maraming salamat po.